Napahawak na lang sa kanyang noo ang coach ng Ibaraki Robot sa matinding depensa na to. As usual kay Soto kasama sa starting five. Pangatlong laro niya dito sa bilig niyang Japan. Unang lumang dito ang Ibaraki Robot sa pangunguna ng import na si Eric Jacobsen. Bumulagta naman agad dito si Kay Soto ng magulangan ng import na to. Katapos ito, nilabas naman muna si Kay Soto. Unang puntos ng Hiroshima Dragonflies galing kay Edwin Evans, corner 3-pointer. At isang driving layup. Mga oras na to, palitan na ng magandang opensa ang parehong bago team. Bago mag-end ng first quarter, naitabla pa yan ng driving layup ni Hiro. Play na to, naisampa dito si Kay Soto. Pero bumawi naman agad siya dito. Kasama ang putback na to. Hindi na mobra pa ang gulang ng import ng Ibaraki Robots. Dito, sa unang mga minuto, nakuha na rin ni Kay ang kanyang rhythm dito. Dagdagan pa ng napakagandang depensa na to kay Hiro ng Ibaraki Robots. Supalpal dito ang kanyang inabot. Sa play naman na to, kita ang pagiging dominante ni Kay sa depensa at pagkuha ng bola sa rebounding. At dahil sa magandang performance na to ni Kay Soto, napahawak na lang at tapakamot sa noo ang coach ng Ibaraki Robots. Sabi ng coach ng Robots, wala na, finish na. Dagdagan pa ng napakalinis na block na to. Bago mag-end ang second quarter, nagpahabol pa dito si Kay Soto na napakagandang salampak. Lamang na ng 11 points ang Hiroshima Dragonflies. Umbisa ng second half, naging mas maganda pa ang ball rotation ng Hiroshima Dragonflies. At mga play para kay Kay Soto. Lumaki palalo ang lamang nila dito. Sa mga oras na ito, hirap na silang pigilan pa si Kay Soto. Sa huli, Hiroshima Dragonflies, panalo. Huwag na rin kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.